Ika-21 ng Oktubre, Lunes ng 29th na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, "Guru, sabihin mo nga sa aking kapatid na hatian ako ng mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, sino ang nagtalaga sa akin bilang hukom o tagapaghati niyo?" At sinabi niya sa mga tao, "Mag-ingat kayo at iwasan ang bawat uri ng kasakiman, sapagkat magkaroon man ng marami ang tao, hindi sa kanyang mga ari-arian nakasalalay ang kanyang buhay." At idinagdag ni Jesus ang isang talinhaga, "May isang taong mayaman na maraming tinubo sa kanyang lupain. Kaya nag-isip-isip siya, 'Ano ang gagawin ko? Wala man lang akong mapagtipunan ng aking ani.' At sinabi niya, 'Ito ang gagawin ko. Gigibain ko ang aking mga bodega at magtatayo ako ng mas malalaki. Doon ko titipunin ang lahat kong trigo at ang iba pa. At masasabi ko na sa aking sarili, kaibigan, may marami kang ari-ariang nakalaan para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya.' Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, 'Hangal, sa gabi ring ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. Mapapasa kanino na ang iyong inihanda. Gayon din ang masasabi sa sinumang nag-iimpok ng yaman para sa kanyang sarili at walang tinutubo para sa Diyos.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi sa kanyang mga ari-arian nakasalalay ang kanyang buhay. Survival of the fittest. Sabi ni Charles Darwin, isang siyentipikong unang naglahad ng teorya na pag-inog ng buhay. Kaya parang naging katanggap-tanggap sa lipunan ang paghahangad sa yaman at kapangyarihan na garantiya ng mas maraming kayamanan at ng sa gayon, mas malaki pang kapangyarihan ang malimas sa patuloy at paikot-ikot na paghahanap ng katiwasayan. Pag-akala ito na pwedeng kontrolin at ariin ang lahat ng bagay, hindi naman totoo yun. Dumarating ang pagkakataon na ang mga kayamanan na ang siyang kumokontrol sa mismong taong nagmamay-ari. Inaari na siya ng kanyang pag-aari. Alipin na siya ng kanyang pinaghalagahan. Kapag nangyari ito, tunay na nagdarahop ang mga taong kumukuha ng kanyang pagkatao mula sa kanyang ari-arian. Samantala, ang buhay ay galing at uuwi sa Diyos. At sa Diyos din lang nakasalalay ang buhay. Pagsasagawa, hindi sa kanyang ari-arian nakasalalay ang kanyang buhay. Kapag naisabuhay natin ang tunay nitong kahulugan, tunay tayong magiging mayaman hanggang sa walang hanggan. Paano natin ito isa sa buhay?